Magandang araw mga bata! Welcome muli sa ating panibagong aralin. Ako si Teacher Frell, ang inyong guro sa Math 2, Quarter 1, Week 5, Melc-Based. Ang ating aralin sa araw na ito ay Paghahambing ng Perang Papel at Barya. Mga bata, handa na ba kayong makinig? Layunin. Maipaghambing ang iba't ibang halaga ng perang papel at barya. Matukoy ang iba't ibang halaga ng perang papel at barya. Mabilang ang halaga ng perang papel at barya kapag pinagsama-sama. Ang pera ng Pilipinas ay binubuo ng mga barya o coins at perang papel o bills. Ang barya o coins ay karaniwang bilog at gawa sa metal na may disenyo sa harapan at likod nito. Ito ay may official stamp at ginagamit natin bilang pera. Ang perang papel o bills ay hugis parihaba na gawa sa papel na may imprenta sa harapan at likod nito. Ito ay may official stamp at ginagamit natin bilang pera. Halimbawa, ang Philippine peso o piso ay ang opisyal na pera ng Pilipinas. Ito ang simbolo ng Philippine peso. Binabasa itong piso o peso. Halimbawa, 50 pesos. Sa Tagalog naman ay 50 piso. Ang halaga ng pera na mababa sa piso ay isinusulat na sa sentimo o centavos. Ito ang simbolo ng centavos o sentimo. Binabasa itong sentimo o centavos. Halimbawa, 25 centavos. Sa Tagalog naman ay 25 sentimos. May iba't ibang uri ng Philippine coins. Narito ang mga Philippine coins na sentimo o centavos. Ito ay 1 centavo o 1 sentimo. Ito naman ay 5 centavos o 5 sentimos. Ito naman ay 10 centavos o 10 sentimos. At ito naman ay 25 centavos o 25 sentimos. Tingnan naman natin ang mga Philippine coins na pisong barya o peso coin. Ito ay 1 peso o 1 piso. Ito naman ay 5 pesos o 5 piso. Ito naman ay 10 pesos o 10 piso. At ito naman ay 20 pesos o 20 piso. Ang mga ito ay mga peso coin. Sumunod naman ay mga Philippine bills. Narito ang mga pisong papel o peso bill. Ito ay 20 pesos o 20 piso. Ito naman ay 50 pesos o 50 piso. Ito naman ay 100 pesos o 100 piso. Ito naman ay 200 pesos o 200 piso. Ito naman ay 500 pesos o 500 piso. At ito naman ay 1,000 pesos o 1,000 piso. Ang 1,000 piso ang pinakamataas na halaga ng ating pera sa Pilipinas. Pagkumparahin natin ang halaga ng bawat pera. Ang 1,000 ay ikumpara natin sa 500. Anong halaga ang mas malaki? Ang 1,000 ba o ang 500? Magaling! Mas malaki ang 1,000 piso kesa sa 500. Pagkumparahin naman natin ang 50 piso sa 100 piso. Ano sa dalawang perang papel ang mas mataas ang halaga? Magaling! Mas mataas ang halaga ng 100 piso o 100 pesos. Pagkumparahin naman natin ang 20 pesos na papel sa 20 pesos na barya. Magaling! Ang 20 pesos na papel
at ang 20 pesos na barya ay equal. Pareho lamang sila ng halaga. Pagkumparahin naman natin ang 200 pesos at 100 pesos. Ano ang mas malaking halaga? Magaling! Mas malaki ang halaga ng 200 pesos kaysa sa 100 pesos. Pagkumparahin naman natin ang 2 pirasong barya ng 10 piso at 1 pirasong barya ng 20 piso. Magaling! Ito ay equal. Pagkumparahin naman natin ang 2 piraso ng 5 piso at 1 piraso ng 10 piso. Magaling! Ang 2 piraso ng 5 piso at ang 1 piraso ng 10 piso ay equal. Pagkumparahin naman natin ang piraso ng 25 centavos at piso. Magaling! Ang 4 na piraso ng 25 centavos at ang 1 piraso ng piso ay equal. Pagkumparahin natin ang 5 piraso ng 1 peso at 5 pesos. Magaling! Ang 5 piraso ng 1 peso at 1 piraso ng 5 pesos ay equal. Pagkumparahin naman natin ang 2 piraso ng 500 piso at 1 piraso ng 1,000 piso. Magaling! Ang 2 piraso ng 500 piso at ang 1 piraso ng 1,000 piso ay equal. Sumunod, pagkumparahin natin ang 2 piraso ng 50 pesos at 1 piraso ng 100 piso o 100 pesos. Magaling! Ang mga ito ay equal. Pagkumparahin naman natin ang 5 piraso ng 20 pesos at 1 piraso ng 100 pesos. Magaling! Ang 5 piraso ng 20 pesos ay nagkakahalaga ng 100 pesos, kaya ito ay equal sa 1 piraso ng 100 pesos. Pagkumparahin naman natin ang 5 piraso ng 100 pesos at 1 piraso ng 500 pesos. Magaling! Ang 5 piraso ng 100 pesos ay nagkakahalaga ng 500 pesos, kaya ito ay equal sa 1 piraso ng 500 pesos. Ayan, naunawaan niyo ba mga bata ang halaga ng bawat barya at perang papel? Ngayon naman ay oras na para sa inyong pagsasanay. Pagkumparahin ang 2 halaga ng pera, isulat ang mga simbolong greater than, less than, at equal sa loob ng kahon. Una, pagkumparahin ang 5 piraso ng 5 pesos, kapag pinagsama-sama ito ay 25 pesos, at 1 piraso ng 10 piso o 10 pesos. Magaling! Mas malaki ang 25 pesos kaysa sa 10 pesos. Pangalawa, pagkumparahin ang 8 piraso ng 1 peso na nagkakahalaga ng 8 pesos at 1 piraso ng 5 pesos. Magaling! Mas malaki ang halaga ng 8 pesos kaysa sa 5 pesos. Pangatlo, pagkumparahin ang unang pangkat at ang pangalawang pangkat. Sa unang pangkat, pag pinagsama-sama ang 2 100 pesos at ang 1 200 pesos, ito ay 400 pesos. Ikumpara natin ito sa 500 pesos. Magaling! Mas malaki ang 500 pesos. Pang-apat, pagkumparahin natin ang 4 na 50 pesos na nagkakahalaga ng 200 pesos sa 100 pesos. Magaling! Mas malaki ang 200 pesos. Panglima, pagkumparahin natin ang 4 na 25 centavos, pag pinagsama-sama ito ay 1 peso sa 1 piraso ng 1 peso. Magaling! Ang mga ito ay equal. Pang-anim,
Pagkumparahin natin ang 5 piraso ng 200 pesos na nagkakahalaga ng 1,000 pesos at sa 1 piraso ng 1,000 pesos. Magaling! Ang mga ito ay equal. Sumunod na pagsasanay. Pagsamasamahin ang halaga ng bawat pera, isulat ang tamang sagot sa loob ng kahon. Una, magkano ang mga perang ito kapag pinagsama-sama? Magaling! Ang mga ito ay 615 pesos. Pangalawa, magkano naman ang mga ito kapag pinagsama-sama? Magaling! Ang mga ito ay 52 pesos and 75 centavos. Pangatlo, magkano ang mga ito kapag pinagsama-sama? Magaling! Ang mga ito ay 770 pesos. Pang-apat, magkano ang mga ito kapag pinagsama-sama? Magaling! Ang mga ito ay 465 pesos and 50 centavos. Panglima, magkano ang mga ito kapag pinagsama-sama? Magaling! Ang mga ito ay 870 pesos. Tama ba lahat ang inyong mga sagot, mga bata? Kung ganun, magaling mga bata! Tandaan, ang pera ng Pilipinas ay binubuo ng mga barya o coins at perang papel o bills. Ang barya o coins ay karaniwang bilog at gawa sa metal na may disenyo sa harapan at likod nito. Ito ay may official stamp at ginagamit natin bilang pera. Ang halaga ng pera na mababa sa piso ay isinusulat na sa sentimo o centavos. Ang simbolong ito ay centavos. Binabasa itong sentimo o centavos. Halimbawa, 25 centavos o sa Tagalog ay 25 sentimos. Ang perang papel o bills ay hugis parihaba na gawa sa papel na may imprenta sa harapan at likod nito. Ito ay may official stamp at ginagamit natin bilang pera. Halimbawa, ang Philippine peso o piso ay ang official na pera ng Pilipinas. Ito ang simbolo ng Philippine peso. Binabasa itong piso o peso. Halimbawa, 50 pesos o sa Tagalog ay 50 piso. Yan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Magaling! Muli ang ating tinalakay sa asignaturang math ay paghahambing ng perang papel at barya. Mga bata, sana'y naibigan niyo ang ating aralin sa araw na ito. Hanggang sa susunod, paalam mga bata!